Tubong Irigas City, Camarines Sur. Dito nag-aral si Laila De Lima sa La Consolacion College. Majorette, volleyball player, kabataang barangay leader at valedictorian hanggang high school. Star student. Pero hindi naman daw inakala ng pinsan niyang si Elma na nasa linya niya rin ng abugas siya, politika, at lalong hindi niya inakalang makukulong siya ng halos 7 taon. Wala. Yun lang siguro, through the influence of daddy niya. Kasi ang daddy niya before is utatawag dito nila, abogado de Campanilla. Tinaguri ang first political prisoner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakulong si De Lima noong 2017 sa 3 counts ng conspiracy to commit drug trading. Mga kasong gumapang sa korte at iniwasang parang sakit ng mga judge sa Muntinlupa. 2 sa 3 kasong ito, napanalo na ni De Lima. At noong November 13, pinayagan siyang magpiyansa sa 3rd kaso na nagpalaya sa kanya matapos ang 6 taon at 8 buwan. Papalos sa ito ka, boss! Security nightmare ang bawat galaw ni De Lima. Pero hindi pwedeng hindi siya umuwi sa Irigas City lalo na't naghihintay na sa kanya ang 91 years old niyang nanay na si Norma na nag-agaw buhay na minsan dahil sa karamdaman noong 2019. Sabi niya, nalulungkot ako kasi kailan kaya uuwi si Laila? Yun ang salita niya, pero without knowing what is really happening. Sabi ko, bakit nasaan si Laila? Para nga gunorin ako. Nasaan si Laila? Nasa Amerika, nag-i-schooling. May demensya ang kanyang nanay. Ingat ang pamilya na hindi siya makanood ng telebisyon para hindi malamang nakakulong ang kanyang anak. Kaya nang magkita sila, mainabot siyang dollar bills. Sabi niya, dito ka na, huwag mo na akong iwanan. So I had to say, sige mama, hindi na kita iiwanan. So she was crying. Payo ng mga kaibigan ni De Lima, magpahinga muna siya. Kalimutan muna ang politika. Bumawi sa matagal na panahong ninakaw ng kulungan. Tingin ko, she deserves na bigyan muna ng panahon na yung personal affairs niya, ayusin niya. Bago pa man isipin yung mga next steps for the opposition or next steps for the party. Siksik ang schedule ng kanyang homecoming. Pinagkakasya ang praktikal tulad ng pagpapadentista at pagre-renew ng mga ID. At ang yumakap muli sa mga kaibigan, kapamilya, makasalo sila. Makabisita sa puntod ng kanyang ama. At nakadaan pa siya sa isang orphanage at sa kanilang obispo. Kahit malaya na siya ay parang napakaiksi pa rin ng panahon. At wala na raw munang puwang para sa galit para sa kanyang kaaway, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I'm simply overjoyed. Masayang-masaya po ako. So hindi ko na po muna po kayo iisipin. Pero ang galit na hindi mawawalan ng puwang sa kanyang puso at isip, ang galit dahil sa libo-libong pinatay sa war on drugs. Kaya kung tungkol doon ang usapan, hindi umiiwas si De Lima. Walang pagkibit-balikat niyang sinabing kung kailanganin siya ng International Criminal Court o ICC para imbestigahan ng drug war at umano'y death squad ni Duterte. Handa siyang tumulong. Siya naman daw ang nauna pang nag-imbestiga rito noon pa. It cannot deter my resolve. I'm my resolve is still so strong in terms of seeking justice for the thousands of victims of the murderous drug war under the previous regime. 5 taon nang gumugulong ang investigasyon ng ICC at umabot na sa bahaging pwede nang humingi ng arrest warrant ang prosecutor ng korte. Sabi ni Duterte, magsama si De Lima at ang ICC. Did I commit any crime against humanity? Wala. So ano magiging basehan? Siya lang ang makukulong. Kapag bitaw man si De Lima ng pangakong hindi na siya aalis sa piling ng kanyang ina, batid ng mga nakakilala sa dating senadora na hindi magtatagal ay matatapos din ang pahinga at sasabak siyang muli sa laban. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Matapos makulong ng halos 7 taon, dadali ang buhay kung siya'y mananahimik na lang.
Conserve yourself, sabi ng iba. Pero sabi ng mga malapit sa kanya, hindi iyon si Lila De Lima. Lian Buan Rappler, Camarines Sur.